So, good morning mga idol. So, ngayon guys ay nagpatila lamang ako. So, kakatapos lang ng ulan dito sa amin. So, kakatapos lang ng bagyong Christine. So, ngayon guys ay pag-uusapan naman natin is about dun sa ORNCR na matagal ko nang hinihintay. So, ngayon guys, nung isang araw, almost 2 days kasi dumaan yung bagyo, hindi ako nakapunta sa kasa, nag-message na sila na available na daw sa kanila yung ating ORNCR. So, which is yung ORNCR kasi guys, importante yun para mailabas ko na itong si Honda Click B3. So, si Honda Click guys, nabili ko siya September 2022. Ayan, September 22, 2024, nabili ko itong si Honda Click B3 ko. And then, nasa 35 days lang guys, na-release na ni Des Marketing yung ating ORNCR or yung official receipt and then yung certificate of registration. Okay, so at ayan, at natutuwa naman ako mga idol, at least kahit pa paano, meron ng papel itong si Honda Click B3. So nakalagay naman doon sa ORNCR yung plate number niya. So lahat ng details andun. So yun nga lang mga idol, medyo na-disappoint lang ako sa LTO. Kasi ang nilagay kasi nila doon or ang binigay nila sa akin is temporary ORNCR lang. So ang sabi nila sa akin mga idol nung kasa or nung desk marketing, naubusan daw ng papel sina LTO. Kaya hindi nila naibigay yung original na ORNCR na papel itong si Honda Click. And then yung plaka, pending pa rin. So hindi pa rin nila sa akin naibigay yung plaka. So kung makikita nyo sa motor ko, wala pa rin plaka sa likod. Pero so far, may papel pa rin naman ako may papakita just in case na merong hulihan or checkpoint sa daan. So yun lang ang sabi sa akin ng kasa. In case ng sir na magkaroon ng hulihan, ipakita nyo lang po yung papel. So although nandun naman, naka-include naman lahat ng details ng motor, pati pangalan ko. So sa tingin ko mga idol ay safe naman yun. So sana wala nang gaanong tanong si LTO in case lang naman na magkahulihan. So regarding naman guys sa registration niya guys, so 3 years. So pagbago ang inyong motor, so 3 years naka-registered. So which is matagal-tagal din. So nakita ko dun sa papel ko na sa 2028 pa yung expiry, February. So medyo matagal-tagal ko pa rin talaga siyang magagamit or matagal ko pa rin siyang mairirenew itong si Honda Click B3. So yun, kahit pa paano naman guys, pwede na nating ilabas sa highway itong si Honda Click B3. Meron na tayong papel na ipapakita in case lang na magkaroon ng checkpoint. Side comment ko lang regarding dito sa mga nasa LTO. Ang mga idol, ang dami-dami nilang pondo tapos temporary ORNCR lang yung ibibigay nila sa mga riders, sa mga bagong bumili ng motor. So nakakalungkot lang mga idol, ang dami-dami nilang mga budget eh, hindi pa nila magawa ng paraan yung mga ganung bagay. So ang mangyayari kasi ng mga idol, hassle pa rin sa ating mga riders. So kailangan pa rin ulit nating bumalik sa kasa para kunin yung mga original na papel at the same time yung plakas. Tapos ang problema kasi mga idol dito sa amin, sobrang layo ng kasa dito. So hassle talaga, mapapagastos ka pa para lang makuha yung mga dapat naman talaga is original yung maibibigay ni LTO. So imposible naman yung mga idol, nakakapagtaka na temporary ORCR lang yung ibibigay nila, naubusan ng papel. So, di ba? Nakakatawa talaga dito sa Pilipinas mga idol pagdating sa mga government official. So, hindi ko naman nila lahat mga idol, sorry sa LTO, pero yun naman talaga yung totoo. Nakakaano lang, nakakasama ng loob lang mga idol. So, nagbabayad naman tayo ng tama, kaso nga lang pagdating naman sa performance or sa tawag dito sa kanilang performance sa trabaho, hindi naman nila nagagawa ng paraan. Although ginawa ng paraan, temporary, yun nga lang, hassle pa rin sa atin mga idol. Kailangan pa natin bumalik ulit sa kasa para lang kunin yung original papers ng ating mga motor. So may tanong ko na lang din sa inyo mga idol, sa kagaya ko, naka-experience ng temporary ORNCR. So gano'n nyo ba katagal nakuha ang inyong ORNCR, yung original ORNCR? And then yung inyong plaka, kasi sa tingin ko parang matagalan ata yun eh. So hindi ko masabi, so bukas na kasi yung alis ko, so hindi ko alam kung kailan makukuha. So ayan, paki-comment na lang guys sa comment section kung gaano nyo katagal na-receive yung inyong original ORNCR and then yung inyong plaka. Ayan guys, so far yan lamang muna yung may share ko ngayon sa 40 days video natin. Na-share ko lang sa inyo yung aking ORNCR
na na-receive na. Although mixed emotions siya guys, natutuwa ka na medyo naaasar ng konti. So na-share ko lang sa inyo guys para at least sa mga makakapanood sa inyo kung same tayo ng experience. Ayan, na-comment nyo lang sa comment section. And then regarding naman guys sa performance ni Honda Click B3, so far all good siya guys. Wala pa akong gaanong nararamdamang kakaiba kay Honda Click B3. So dito guys, napalitan ko na siya ng engine oil. And then napalitan ko na rin siya ng coolant. So yung next na gagawin ko dito guys bago ako umalis is papalitan ko muna siya ng gear oil para at least pag alis ko, panatag yung loob ko na lahat ng liquids nitong si Honda Click B3 ay napalitan na. So ang gagawin ko na lang mga guys dito kay Honda Click B3 kapag nasa abroad na ako. So every morning and every afternoon, ayan, every morning tsaka every tuwing hapon, ayan, i-ano ko na lang siya guys, ipapa-idle ko na lang doon sa kapatid ko or maminsan ipapagamit ko rin. And then every 3 months guys, ipapa-change oil ko siya. Change oil and then gear oil. So lahat ng liquids ipapapalitan ko para at least sigurado ako doon sa aking motor. Sa totoo lang guys, si Honda Click ginagamit ko lang talaga to pang pamalengke lang ba mula doon sa barangay namin hanggang dito sa bayan. So umuwi lang ako kapag namamalengke. Kaya kung makikita nyo guys, nasa 900 plus pa lang yung Odo, nasa mahigit 1 month na itong si Honda Click B3. So ngayon guys, ay bibili lang ako ng mga pasalubong doon sa aking mga katrabaho kasi pabalik na ako sa isang araw sa abroad. So yun lang yung purpose ko. And then yun lang din yung na-share ko sa inyo guys kasi malapit ako matapos sa pagbablog ko sa motor kasi nga pabalik na ako ng ibang bansa. So sana guys, supportahan nyo pa rin ako kahit electric scooter na yung magiging content ko pagbalik ko ng ibang bansa. Pero sa mga susunod naman guys, once na bumalik ako ulit dito sa Pilipinas, nagbakasyon ako, i-set up ko naman itong si Honda Click B3. So i-upgrade natin siya. Yung saktong upgrade lang, hindi naman yung talagang motor show, pero at least ma-upgrade natin yung ibang mga pyesa. So ayan guys, at nagpapasalamat ako sa inyong mga suporta. Ayan guys. Yes.